noon, nung ako, nung nawalan na ako ng panin, natatakot ako pag birthday ko. Kasi, ang tanong ko sa Lord, ito na ba yung huli kong birthday? Parang ganun. Merong iba natatakot pag malapit ang birthday. Bakit? Kasi naniniwala sila pag malapit na yung birthday, malapit ang kamatayan. Gusto kong i-share ay pangako ng Panginoon. Yung pangako ng Panginoon na pwedeng panghawakan ng buong pamilya, lalo na kay Kuya Junior. Yun ay matatagpuan sa Isaiah 41:10. Sabi doon sa English, "Fear not, for I am with you. Do not be dismayed, for I am the Lord your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand." Yung pangako na yun, yun yung tinatag na ano na eh, sinasabing timeless. Kasi madalas malimit naman talaga ang tao na natatakot. Marahil, yung mga takot na yun, yun ay bunga ng ating limitasyon. Di ko po alam kung meron dito sa atin na hindi nakakaramdam ng tao. Kasi, noon, nung ako, nung nawalan na ako ng panin, natatakot ako sa birthday ko. Kasi, ang tanong ko sa Lord, ito na ba yung huli kong birthday? Parang ganun. Merong iba natatakot pag malapit ang birthday. Bakit? Kasi naniniwala sila pag malapit na yung birthday, malapit ang kamatayan. So, minsan naitanim sa isipan ng nating mga Pilipino yun, ng mga ninuno natin. Pero sabi doon, huwag daw tayong matakot. Dahil sabi niya, ako'y sumasa iyo, sabi ng Panginoon. Sabi nga ni Ate Bebe, ang kwento niya, ang kwento ng kanilang love story, mas madalas pa raw yung magkawalay sila kaysa sa magkasama. Dahil sa pagmamahal sa pamilya, nasakripisa sila magkahiwalay para magtrabaho, mapunan yung pangailangan ng pamilya. At sabi doon, napakaganda ng nangyari sa buhay ng inyong pamilya, ako yung Junior. Kasi, sabi nila, ikaw ang unang naging Kristiyano sa kanila. Napakapalad pala ni Ate Bebe. Dahil, kung hindi ikaw na pangasawa niya, baka hindi siya naglilingkod sa Panginoon ngayon. Kaya, yun yung tinatawag na kapalaran. Sabi doon, huwag ka daw mangamba kanino man. Bakit? Kasi meron pang Diyos. Ano man yung gagawin natin, meron tayong panghahawakan na magtatanggol sa atin. Bakit? Ano sabi doon? Palalakasin kita, sabi ng Panginoon. I will strengthen you. Kasi meron din tayong kahinaan, nanghihina tayo. Lalo na pag napapagod tayo, o kaya parang yung time na nakasama ko si Kuya Junior ng matagal-tagal, ayaw nang bumalik sa trabaho. Kasi parang pagod na siya. Yung bang sa tagal ng panahon nakaupo siya sa harapan ng truck, hawak niya ang manibela. Sabi niya, yung pahingi niya habang nagpapahingay nagwe-welding, ayaw na niyang bumalik. Nung una sabi rin ni Ate Baby, okay lang, parang makapahinga na. Pero nung tumagal-tagal na, sabi na doon ni Ate Bebe, sabi, bumalik ka lang. Kasi wala tayong allowance. Parang kumisan yung panghihina. Dala yan ng ating pagiging tao. Pero may Diyos tayong magpapalakas sa atin. Sabi nga, hindi lang naman maliit yung tinasakop ng panghihina. Minsan sa palataya o kaya sa paglapat sa tukso. Sabi doon, I will help you. Kasi walang ibang tutulong sa akin kapag tayo ay wala nang masuluyan kundi ang Diyos. Yun lang ang medyo naniniglik ng tao. Yung panahon na sana ang Diyos, laging siyang first choice natin puntahan. Pero minsan, may mga time na nahuhuli pa ang Panginoon. So sa buhay mo, Boy Junior, alam ko, priority mo ang Panginoon kasi sa iyong pananalangin sa pamilya mo,
Sabi mo nga, pagka ikaw ay nag-iisa sa trap, dahil wala kang kasama, maalam ko na nanadalangin ka, madalas laman ang isip mo yung pamilya mo. Ang Diyos nandun lang, tumutulong sa'yo. Hindi ka pababayaan. Sabi nga ni Kuya Bobby, sabi doon, ang Panginoon, hindi tayo pababayaan. Sabi doon, iingatan at ililigtas. Yung sinasabing, yung mapanganib ang buhay, ang trabaho mo, sabi mo nga sa akin, minsan nakakatulog ka, inaanto ka pag nagda-drive. Kasi pag ang mga driver, kapag ka medyo tiit na, ano na yan, antupin. Yung tolerance sa mahabang biyahe ay nababawasan. Pero Kuya Junior, kapag ikaw ay lumapit sa Panginoon at nanalangin ka, sabi niya, iingatan kita at iligtas. Napakaraming road rage na nangyayari. Kasi malimit yan, maraming taong mainipin, mainitin ang ulo. Sabi nga ni Ate Bebe, babawasan mo daw yun. Kasi ala kang kasama. Wala kang katandem sa truck. Na kung minsan, mararanasan mo yung magigit ka sa kali at ikaw yung nasa tama, ikaw pa ang magkapagalitan. Sabi doon, kasama mo ang Diyos, hindi kanya pababayaan. At meron akong naalala sa verse sa Biblia na kung bakit ang tao pinagdiriwang ang karawan. Sa Mangangaral chapter 7 sa verse 1, sabi doon, ang mabuting pangalan ay higit na mainam kaysa sa mamahaling babae. At ang araw ng kamatayan ay higit na mabuti kaysa araw ng pagsubok. Kung minsan ang tao, sabi doon eh, bakit ang tao pagka malapit na karawan, masaya? Pero may nabalitaan ba kayong tao pag malapit na yung kanyang kamatayan, masaya din? Kasi yan ang pinaka-kinakatakutan ng tao kahit na mga alagad ng Panginoon natapos. Pero sa atin bilang mga Kristiyano, naniniwala ako kahit sabihin natin nakahanda na tayo pero ayaw pa natin sana. Kaya sa'yo, Kuya Junior, ang wish ko nawa marami ka pang birthday na bigay ng Panginoon yung panalangin ng iyong mga anak. Hindi yun ay hindi matutumbasan ng pera. Yung pagnanais nila na hangarin yung mabuti para sa'yo, eh ang dami nila. Sigurado ko, kaya yung mga panalangin ng anak mo, lalo na nagkaroon ng anak na naglilingkod sa Panginoon bilang isang pastora, Pastora Raquel. Alam ko, ang panalangin niya, minsan ang hinihili niya sa Diyos, hindi pa yung para sa kanya. Ang hinihili niya sa Panginoon ay para sa mga magulang. Tapos mga naglilingkod yung mga anak mo sa Panginoon. At sabi ko nga, kung papipiliin sila ng tatay, baka ang pipiliin nila ulit ikaw. Masarap mapakinggan yun. Kasi may mga anak pagka tinanong, kung papipiliin ka ng tatay, yung bang tatay mo ulit pipiliin mo? Baka yung sabihin mo ulit. Kaya sa'yo, Kuya Junior, nawa pagpalain ka ng Panginoon. Lagi mong tatandaan, kapag ka ikaw ay nag-iisa, malayo sa pamilya, lagi mong tatandaan na kasama mo ang Diyos. Sabi niya, fear not, for I am with you. Do not be dismayed, for I am the Lord your God. I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my righteous might. Yung pangako na yan ay timeless. Walang pinipiling panahon. At kapag yan ay nakatanim sa puso mo, Kuya Junior, bawat araw na daraan sa buhay mo ay magiging punong-puno ng buhay. Kaya marahil sa buhay mo ngayon na 58 ay marami ng pangako ang Diyos na tinupad sa iyo. Kaya yun ang nawa ay maging kumpiyansa mo sa Panginoon na kahit malayo ka, hindi kayo pababayaan ng Panginoon kasama ng iyong sa kaarawan mo ngayon, bigyan ka ng maayos ng kalusugan at nawa matupad mo yung mga pangarap mo na hindi lang para sa iyo kundi para sa iyong buhay. So binabalik ko lang po sa ating pagkakamulang happy birthday.